Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Awit 63 verses 7 to 9. Aking babanggitin ang pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw at ang pagpupuri na ukol kay Yahweh ay sasariwain. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang kaloob sa atin at ang kabutihang kanyang ginawa sa bayang Israel. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang bunga ng pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang lingkod ko na aking hinirang, kaya naman ako'y di pagtataksilan. Ang mga lingkod ko'y aking ililigtas sa kapahamakat, mga kahirapan. Hindi isang anghel, kundi si Yahweh mismo ang nagligtas. Niligtas sila dahil sa pag-ibig niya at pagkahabag. Sa mulat-mula pa ay ipinamalas. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa umagang ito. Ipagsabi mo. Nauso ang salitang marites at ito ay naghahayag ng isang pangit na kahulugan sa panahon natin ngayon. Siya ay nagsasabi ng mga kwento ng buhay ng may buhay ng mga tao at minsan ay may mga dagdag pa. Paano kaya maging maganda ang mensahe ng mga marites? Kung ang buhay niya ay binago ng Diyos at naging tagapagsabi siya ng kabutihan, kadakilaan at ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay at ang mensahe ng Panginoon. Hindi man tayo marites sa tunay na buhay, pero tayo ay dapat laging nagpapahayag, nagsasabi ng mga bagay na patungkol sa kabutihan, pag-ibig, kadakilaan at pagliligtas ng Diyos. Iyan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayon. Sabi niya, I will tell of the kindnesses of the Lord, the deeds with which He is to be praised. Sa Tagalog, aking babanggitin ang pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw at ang pagpupuri na ukol kay Yahweh ay sasariwain. Sabi po niya dito, ipagsasabi niya ang lahat ng bagay na kanyang ginawang kaloob sa atin, ang kabutihang kanyang ginawa sa bayang Israel, at ang lahat ng bagay na kanyang ginawang bunga ng pag-ibig. Kapag ating nanamnamin ang mensaheng ito, ay nagpapaalala sa atin na hindi lang tayo dapat recipient ng mga goodness, tagatanggap lang tayo ng mga kabutihan, o kaya tinatamasa natin, ini-enjoy natin ang salvation natin, ini-enjoy natin yung kapatawaran ng Panginoon, ang kanyang mga tulong sa atin sa bawat araw pagpapagal. Hindi lang tayo dapat tagatanggap niyan, kundi ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon ay ipagsabi mo, I will tell, banggitin mo, ipagsabi mo to sa iba kung paano ka tinulungan ng Panginoon, kung paano kanya pinagaling, kung paano kanya iniligtas. Ito ay dapat nating ipagsabi. Bakit dapat natin ipagsabi? Hindi para sa ating kapakanan, kundi para sa kapurihan at kalwalhatian ng Diyos, na ang lahat na nangyayari sa iyong buhay ay hindi mula sa iyong sariling lakas, hindi mula sa iyong mga ginawa, kundi ito ay dahil lamang sa pag-ibig, kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Di po ba napakasarap na banggitin at napakasarap gunitain ang kabutihan ng Diyos? Pero let's not just remember it, but tell it to others. Hindi kailangan maging mahaba, but a simple praise of words na ibibigay mo para sa Panginoon. Ngayong umaga, meron ka bang naisip na mga ginawa sa iyo ng Diyos? Minsan, ako ay nalulungkot, o kaya siguro hindi siguro nagawang ipagsabi, pero kapag tayo ay
inaanyayahan na meron po ba kayong ipagpapasalamat, meron ba kayong dapat ipagsabi na ginawa sa inyo ng Panginoon. Ang nangyayari ay wala man lamang bumibigkas, wala man lamang nagsasabi ng mga bagay na ito, at nakatahimik tayong lahat. Pero di po ba nakakatuwa na kahit simpleng pananalita na magunita mo o masabi mo ang ginawa ng Panginoon ay isang bagay na pagpapahayag ng Diyos. Nakikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay kapag ipinapahayag mo ang kanyang kabutihan. Kaya nga gawin natin po itong isang attitude na we always give praise to the Lord. Declare it. Ipahayag mo to. Tayo ay nananalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Nagpe-pray tayo, pero ito po ay isang encouragement o isang utos na sabi ay aking babanggitin ang pag-ibig ng Diyos. Sasabihin, babanggitin. Sa English, I will tell of the kindnesses of the Lord. I will declare. Isang po, sa ibang talata sa awit ay I will declare the goodness of God. Ipapahayag, sasabihin, at ipagsasabi, talagang ipagsabi mo. Minsan, yung Facebook ay isang, sabi nga, yung Facebook ay isang plataforma kung ano ang gusto mong sabihin sa mundo. Kapag ka nag-post ka dyan, nababasa yan ng maraming tao sa mundo. Di po ba napakaganda na ilagay mo dyan ang ginawa sa iyo ng Diyos in a simple sentence? Kaya sabihin, salamat Panginoon, pinagaling mo ako sa aking karamdaman. Iyon lang, sa iyo ang papuri. O kaya, salamat Panginoon dahil natapos ko ang trabaho ng maayos dahil sa tulong mo. Di po ba? Marahil, at sa akin din po, I would, kaysa i-flood natin yung ating Facebook ng kung ano-anong bagay, but let it be flooded with the words of praise and goodness of God na i-declare natin ang kabutihan ng Diyos. Marahil, hindi lamang ang Facebook ang plataforma na pwede kang magsalita at ipagsabi ang kabutihan ng Diyos. But you can text or you can call a friend na, tinawagan kita kasi gusto ko lang sabihin sa iyo, ikaw ay isa sa mga taong gusto kong sabihan na kahapon, ganito ang nangyari sa akin at ang Diyos ang tumulong sa akin. Minsan sabihin nila, ito namang kapatid kong to, ito naman taong to, sobrang spiritual, parang ayaw na. But let them just hear kung ano man ang kanilang sabihin, wala ka ng ano doon. But ang iyong motibo ay hindi ipagyabang ang iyong sarili, kundi ipagyabang ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nga po, gawin natin to. Gawin natin na sabihin natin, maliit man yan o malaking ginawa ng Diyos ay ating ipagsabi. Sana po maging attitude natin ang mga bagay na ito. Na instead na kung ano-ano ang ating ikwento, una natin ikwento ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagpapatawad sa atin ay ipagsabi natin sa Panginoon. Kung meron kang tagumpay na natamo, dumaan ka sa isang pagsubok, nagtagumpay ka doon, i-share mo yun. Banggitin mo ang kadakilaan ng Diyos. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa araw na ito na muli mo kaming inanyayahan, ipinaalala sa amin na dapat nga po talagang ipahayag namin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagliligtas na ginagawa sa amin. Maging ito ay sa simpleng pananalita lamang, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagpapaalalang ito. Tunay nga po, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. At salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kaligtasan na ginawa sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po and see you tomorrow.